Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Dalton Kenneth nga upon Devin Booker 2.0 ng Los Angeles Lakers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang inilabas na mock trade para makuha ng Lakers si Stephen Curry mula sa Golden State Warriors. Isa nga po mga katrop sa mga dahilan bakit hindi nag-aalala ang Los Angeles Lakers sa hindi nila pagawa ng trade at pagkuha ng mga bagong manlalaro sa free agency market ngayong offseason ay dahil sa kanilang rookie na si Dalton Kenneth. Yes, napakalaki nga pa ng tiwala nila sa kanya na meron itong maiaambag at maitutulong sa kanilang team lalong-lalo na kina LeBron James at Anthony Davis. Hindi nga po kagaya ng ibang mga rookie ay matured na rin naman nga po ang laruan nito plus napakataas na rin naman nga po ng tiwala nito sa kanyang sarili. Sa katunayan, sa isang interview nga po ay sinabi nito na naniniwala nga po siya na ang Lakers ang magkakampyon sa susunod na season. Ibinulgar naman nga po nito sa kanyang pre-draft interview ng NBA player nga daw po nakapareho niya ng playing style ay si Devin Booker ng Phoenix Suns. Bagamat man nga po hindi pa sila magkasing level ng laro ay sinisigurado nga po niya na darating ang takdang panahon na maabot niya rin ito. Kailangan lang naman nga daw po niya ng sapat na experience sa NBA at sapat na playing time sa mga laro ng Los Angeles Lakers. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inilabas na mock trade para makuha ng Lakers si Stephen Curry mula sa Golden State Warriors. Kagaya nga po ng pinag-usapan natin mga katrops, marami na nga po sa mga fans ang nag-request sa Lakers na kunin na nga po nila si Stephen Curry since nagpahiwatig na rin naman nga po ito nang nagdaang araw na aalis siya sa Warriors at lilipat na ito ng ibang kupunan. Ngunit paalala ko lang mga katrops, hindi nga po magiging madali ang pagkuha sa kanya. Gayong kakailanganin nga po dito ni Rob Pelinka na isakripisyo ang halos lahat ng kanilang mga players para lamang mapantayan ang kontrata nito na umaabot ng mahigit sa $55 million kada taon. Sa katunayan, kapag pinarasa nga po nila itong kunin ay kakailanganin nga po nilang i-offer sa Warriors ang kanilang mga players na sina D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Jalen Hood-Chifino, ang kanilang 2025 first round pick, 2026 first round pick, 2027 first round pick, 2028 first round pick, 2029 first round pick, at 2031 first round pick. Kaya isang patunay lamang nga po iyan na nag-iisang paraan na lamang nga po para magkasama si LeBron James at Stephen Curry ay kapag pareho na nga po silang isang ganap na unrestricted free agent sa taong 2026. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.